it's not just me anymore eh. Yung focus ko nasa buong pamilya na namin, kung paano kami, kung paano aatakihin yung buong taon na 2022. Yung priorities naman, syempre nagbago na dahil ibang-iba na. Dati gumigising ako kung mag-uunang hirit or ganyan, magta-taping lang or mag-workout lang. Ngayon, kailangan marami ng bagay na kailangan isipin muna bago sarili ko, katulad ng anak ko, ng asawa ko. Kaya it's not just me anymore eh. Yung focus ko nasa buong pamilya na namin, kung paano kami, kung paano aatakihin yung buong taon na 2022. That's why it's a challenge and exciting din. At yun, parang sinabi ni Rojo din, they are an inspiration to me, at mas careful na ako ngayon sa mga ginagawa ko sa buhay dahil alam ko na meron na akong baby na si Liam na nakatingin sa bawat galaw ko, at syempre ako na yung tatayong role model niya. So I have to be careful about that, at saka syempre God's grace na lang din maging okay na okay na tatay ako sa kanya. Adjusted na, syempre may mga challenges pa rin yun. Pero yung pinagdaanan namin kasi, syempre, nung time na umalis ako, pa 3 months pa lang si Liam nun. Kaya nagdumagdag sa hirap na pinagdaanan namin. Dahil syempre, 3 months into it pa lang, hindi pa adjusted yung tulog niya. At hindi pa siya adjusted as a person din. Syempre, may mga postpartum pa. That's why it was really hard for me. It was really hard during itong lock-in taping sa to. At syempre, yun ang sobrang hands down na pinapasalamat ko kay Joe, kay Miss Arlene, kasi tinulungan talaga nila ako, pinakinggan nila ako at tinulungan nila ako throughout this journey that we had. Kaya yun, parang very thankful din ako na nangyari itong project na to. Yung priorities naman, syempre nagbago na dahil ibang-iba na. Dati gumigising ako kung mag-uunang hirit or ganyan, magta-taping lang or mag-workout lang. Ngayon, kailangan marami ng bagay na kailangan isipin muna bago sarili ko, katulad ng anak ko, ng asawa ko. Kaya it's not just me anymore eh. Yung focus ko nasa buong pamilya na namin, kung paano kami, kung paano aatakihin yung buong taon na 2022. That's why it's a challenge and exciting din. At yun, parang sinabi ni Rojo din, they are an inspiration to me, at mas careful na ako ngayon sa mga ginagawa ko sa buhay dahil alam ko na meron na akong baby na si Liam na nakatingin sa bawat galaw ko, at syempre ako na yung tatayong role model niya. So I have to be careful about that, at saka syempre God's grace na lang din maging okay na okay na tatay ako sa kanya. Adjusted na, syempre may mga challenges pa rin yun. Pero yung pinagdaanan namin kasi, syempre, nung time na umalis ako, pa 3 months pa lang si Liam nun. Kaya nagdumagdag sa hirap na pinagdaanan namin. Dahil syempre, 3 months into it pa lang, hindi pa adjusted yung tulog niya. At hindi pa siya adjusted as a person din. Syempre, may mga postpartum pa. That's why it was really hard for me. It was really hard during itong lock-in taping sa to. At syempre,
yun ang sobrang hands down na pinapasalamat ko kay Kijo, kila Miss Arlene, kasi tinulungan talaga nila ako, pinakinggan nila ako at tinulungan nila ako throughout this journey that we had. Kaya yun, parang very thankful din ako na nangyari tong project na to.